everyone, this is Luis and welcome back to my grateful channel. So for today's video, I will show you my 26th birthday celebration. Originally, ang plano ko talaga is mag-staycation na lang somewhere in Tagaytay kasama sa nanay ko and yung ibang pinsan ko. And, pero nabago lahat ng plans for this year. So, pandemic, so maraming alang consider. So, before I start the video clips, kasi hindi talaga ako nakapag-record ng dun sa actual birthday ko. Kasi masyado in-enjoy ko lang talaga yung lahat ng moments together with my family and friends. For this video, umpisan ko muna yung natanggap ko. So, last January 6, I think, January 6, dumating yung pinadala sa akin ng aking kagisado pa na si Ali. Ali, thank you so much kasi nag-post siya sa Instagram story kung sino yung gusto ng Starbucks stickers. At ayun, so nag-PM agad ako sa kanya kasi meron din ako sa pang mga stickers, so pwede siyang kapagsama para makakuha ng planner. So nagulat ako kasi ginandan daw yung advance birthday gift niya sa akin. At ayun, so pagbukas ko, binigyan niya ako nito, face mask. Magagamit ko to, especially kapag mag-work. Binigyan niya ako ng hand sanitizer at pabango. Thank you so much, Ali. And then yung Starbucks card. So, after no, na-receive ko yung January 6. January 7, kinuha ko na yung planner. Opo, pinilit ko po talaga at pinush ko talaga na pumunta sa Starbucks that time. Yung planner na nakuha ko, itong yellow, kasi wala nang available that day na punta namin. And ayoko rin naman pumunta ng ibang mga Starbucks stores kasi baka mamaya, ito lang din nakuha ko. So, ito na lang ang kinuha ko. Yellow, color yellow naman siya. So sabi ko na rin sa sarili ko, this year gusto ko maging organized. So lahat ng agenda ko, lahat ng gagawin ko is nandito sa planner. So yung mga sulat na to, and let's see kung mapupuno talaga natin siya for this year. Okay. Thank you so much, Ali, for this. January 7 din, dumating rin naman yung advance birthday gift sa akin ng aking friend na si Maki. Thank you, Maki, for this. At sabi niya sa akin, isa daw to sa merchandise ng favorite vloggers na parehas namin pinafollow, si Benedict Hua daw. Nagulat naman ako, akala ko talaga yung Benfire shirt. Pero sabi ko sa kanya, mga medium size na lang ako. Pero surprisingly, hindi yun. Yun yung sabi niya sa akin in advance. So ito, papakita ko. This is a box. Hindi talaga ako coffee drinker, pero magagamit ko naman siya. So from Benfire Clothing. So ito yung binigay niya sa akin, isang mug, matte black siya. So ayan, malaki siya. So malaking coffee, kung gusto mo bumili ng coffee, pwede dito. Maganda. Thank you so much, Maki, for this. Magagamit ko talaga ito. Sobra, sobra. So bago ang lahat, bago pa tayo mag-proceed sa mga video clips, papakita ko lang sa inyo yung gagawin kong challenge for this year, 2021. So naparami tayo ng gastos last year, especially na dumating yung October, November, and December. At napakadami nating gastos. Napakadami yung budol sa atin. So ngayong year, bumili ako ng piggy bank. Alkan siya, tinama siya. Walang mata yung isa. Tama ako ba? I-challenge ko yung sarili ko na pupunuin ko ito within this year at i-update ko kayo kung magkano ang magiging laman ng piggy bank na ito at gagawa ko ng separate vlog sa pagkatapos ng taong ito. Bubuksan natin ito at sabay-sabay natin bibilangin kung magkano ang makukuha ko dito. Okay ba? I will begin this video with some surprise na ginawa sa akin ng aking mga special na tao sa buhay ko. So, in-expect ko na magbibigay sila at gagawa sila ng surprise para sa akin for this year. Pero, hindi ko naman din matubos maisip na gagawin nila yon at the day prior ng birthday celebration ko. Here's what happened dun sa surprise nila. Pag ikaw sumabog nito.
loob na. Mapapansin niyo dun sa video, best na cake yung ibigay nila sa akin, binigyan nila ako ng California Monkey and Sushi. And yun yung alternate nila sa cake. At alam naman nila kasing mahilig ako doon, nakakaubos ako ng kalating bilao na. So may isang box din yung binuksan ko. At ito yung laman niya. These are the letters from them. Binasa ko naman isa-isa at sobrang nakaka-touch yung mga messages. Thank you so much sa lahat ng nagplano nito. And worth it. Na-surprise naman talaga ako. Kasi after nung natanong sila sa akin, na-surprise ko talaga. Baka mamaya umaaktik lang daw ako na surprise. Pero hindi. Though ina-expect ko talaga na mag-surprise kayo. Pero that day, at that time, ikaw naman talaga ina-expect na dun yung gagawin yung surprise. Kasi may prayer meeting kami ng time na yun. So yun, thank you so much. So after that, January 12 is my birthday. And ito nga pala yung mga ilan sa nangyari during my birthday. Panoorin ninyo. For the first gift na natanggap ko from my lola. Tumantawa ako kasi sabi niya magpalit na raw ako ng tuwalya kasi yung tuwalya yung ginagamit ko sira-sira na din. So Nai, thank you for the tuwalya. Magagamit ko to. And I love the color ha. So for the second gift, galing to kay Kim. And ano kaya to? Oh, thank you Kim for this tote bag. Super magagamit ko to, especially sa mga sa mga lakad ko kasi marami talaga akong bit-bit. Thank you for this. And for the next gift that day, ano kaya to? Hindi kayo sa akin ni Ate Evie. Tingnan natin. Oh, okay. Isa siyang personalized pouch. May pangalan ko pa oh. Christian. And it's really nice. And gusto ko rin yung mga ganitong DIY na things kasi talagang pinaghirapan. So, thank you ate for this gift. And I'm gonna keep this and use it naman. Thank you so much po. So, from the original plan na staycation, nakita niyo naman yung gano'n nag-change yung way of how I'm gonna celebrate my birthday. So,
nag-video pa lang kami with my family and friends. And sorry, hindi ko masyado nag-videohan lahat na nangyari that day. Gusto ko lang naman i-cherish yung moment namin lahat that time. So kung may wish man ako this year, kung sa pagiging organize ako, siguro gusto ko nang malakaran yung mga bagay na kailangan ko nang malakaran. Gusto kong magawa yung mga bagay na gusto kong gawin. At alam ko, ito namang panahon para mas mapalapit pa ako sa ating Panginoon. Kasabay ng pagiging organized ko this year, alam ko maraming mangyayaring maganda rin naman. At naniniwala ako na maraming plano ang matutupad for this year. So, hope for the best. Hope it and patuloy tayong mag-look forward sa best sa taong ito. And as we welcome this year, and ay tunay nga na maging masaya tayo lahat. That for every situation we face, meron talagang tinuturo at merong purpose kung bakit ito nangyayari. So, I think I will end this video here. So, if you like this video, please give it a big thumbs up. And also, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, this is gratefulouise, inwardly reminding you for always be grateful every day in every way. God bless you all. See you on my next vlog. Bye!